Magandang buhay. So we're here again for another spiritual gathering, ano? So in advance muna natin for this week kasi
in line sa activity natin for tomorrow, no? Para we can offer it all up to Him, and at the same time, hindi natin siya makaligtaan. Ayan, ano? So, simulan ulit natin to sa ating Grateful Genesis. Alright. So, ako, mauuna na ako. Siyempre, I'm really grateful for this week kasi talagang ano eh, ito yung literal na rumaragasang blessings, no? Kumbaga, the whole week, parang pag lumilipas talaga ang isang linggo, parang lumipas talaga yung isang buwan, ano? Parang lagi ko na lang ito sinasabi every, ano, no? Grateful din siya. Pero, yun ang totoo, eh, no? Parang everyday counts, no? Everyday counts talaga. Tsaka, dito mo na-appreciate ngayon na ang buhay, ano eh, kailangan mo sulitin hanggang sa huling segundo, no? Kasi we can never tell what will happen, no? Tomorrow, the next week, the next month. So, we're really grateful, no? Or I'm grateful rather for the life, no? The gift of life and the gift of purpose and the gift of wisdom talaga, no? Para i-bestow niya sa atin araw-araw, no? So, I'm really grateful for that kasi araw-araw na ginawa ng Diyos. Parang hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niya tayong ginagabayan. And in every actions that we take and we do, no, nandyan siya spiritually, mentally, physically. No, so, we can really feel God moving in our lives. No? So, yun. That's my Grateful Genesis. Alright. Oh, sino? Sino gusto mag-share? No? Pwede kayong mag-chat dyan. Yung mga nasa live, pwede kayong mag-comment. Ayan. Tapos, yung mga nandito, nahihiya. Ayan, pwede kayong mag-chat ng grateful nyo. Alright. Magandang gabi po sa inyo lahat ng having the chance to have a meaningful dinner with very important people this week. At saka, of course, marami tayong mga bagay na talaga namang napaka grateful natin sa dumating. Hindi lang sa atin, kung hindi para sa ating mga kapatid at kaibigan, mga ganyan. So, yun lang po para sa akin. Yun. Maraming salamat, Jill Roms. Ayan. Sino pa gusto mag-share? Go, go, go. Ayan. Meron pa ba? Ayan. Si ano? Si Miss Alma. You know. Hello po. Good evening po. Good evening, GL. Good evening, Pastor. Magandang buhay. Ngayong week po, maraming blessings. Mas maraming blessings kaysa kaysa mga challenges. Kasi hindi naman natin maiiwasan yung challenges. Like what happened to me last few days ago. But, ayun, mas may blessings pa rin na dumarating. Kaya, very grateful pa rin, grateful sa kanya, grateful sa mga taong kasama ko dito, kay GL Lawrence, kay GL Romulo, at sa lahat ng partners. Yun po, GL. Yan, grabe, no? Ayun, isa pa pala, I'm really grateful for Miss Alma kasi pinadala niya ako ng mangga. All the way from Mindoro. No, grabe. Nagulat ako, may kumakatok na lang sa amin. Actually, tulog pa ako nun kasi alas 5 ako natutulog. Iniwan na lang doon sa Miki. Imagine GL, nasa Canada ako, nakapagpadala ako ng mangga. Kaya nga, grabe no. Alam mo, kahit hindi naman na kailangan, pero very grateful for that, no? Sobrang na-appreciate ko. Kinain namin kanina, matamis na. Yan! Sabi ko, kaso ang dami. I-share ko to, tsaka gagawin ko shake araw-araw para maubos. Ayan. Marami po ba? Hindi ko alam kung gano'ng karami. Ang dami. Isang eco bag nung ano, good life.
Ayan. Thank you po, DM. Alright. Bayad ng mga utos ko sa'yo. Ay! Wala yun. Ano yun? Act of service. Ayan. Thank you po. Si ano, si Ma'am Rowena. Good evening po sa inyong lahat. Ako po, grateful po ako sa mga nangyayari sa inyo. Kasama po yun sa prayers ko na yung mga nangyayari. Lalo kay Ma'am Alma. Very grateful po ako sa achievement niya. Thank you po. Ayan. Susunod na kayo, Ma'am. Sana. Grateful. Yung nag-settle na, nagiging okay na. At saka, yung sa health ko, medyo nagiging okay. Basta, pray lang tayo lagi kay God. At saka, thankful tayo lagi sa mga nangyayari sa atin. Yun lang po. Ayun. Ayos. Maraming salamat. Ayan, si Ma'am Rochelle daw, oh, grateful every day dahil ginigising pa din ni Lord. Ayan. Ayos. Alright, so we're very much grateful as well, no, for having our chief presider, no, our pastor, ayan, ating pinakamamahal na Pastor Ralph Dulman, no. Grabe, kahit Saturday, no, late notice na din ako, pero nag-adjust tayo ng Saturday and na-accommodate pa din ni Pastor, no, ayan. So, our spiritual gathering entitled God Empowers His Servants. So, yun. So, for our pastor, Pastor Ralph. Good evening sa lahat. Good evening. So, welcome po. Galing po po ako sa overnight retreat ng mga couples. So, I was invited to speak, me and my wife, to them. And so, kahit yun na nga, nag-text si Lorenz, that was our way pabalik na from Batangas. So, okay lang din naman kasi transfer ko rin yung grupo tonight na isa sa bukas na. Kasi sabi ko, baka, yun na nga, baka hindi makabalik agad. So, wala akong grupo tonight. Nung nag-text si Lorenz, sabi ko may extra strength pa naman. So, I will be available pa rin. Grabe. Thank you, Pastor. So, anyway, it was a privilege to be here again. And ako rin na blessed nung I was given the opportunity to share sa mga couples, mga young couples. Kasi talaga ang ganda rin ng aming lesson. Okay. I'm also looking at it now in the future, no. Hindi man maging couple lang scene, but yung lesson doon parang maganda rin. So anyway, so we are now sa life ni Elijah. Di ba last time passing on the baton, no? Na inanoint na ni Elijah si Elisha. Okay, Prophet Elijah anointing Elisha. And this time, then after that, yung consulting God, di ba? Naalala nyo, dapat kumonsulta tayo sa Panginoon. And so, this time, this is already the transition dahil talagang ang story na to, si Elijah po, ay it's time for him to go and leave Elisha to be the next prophet. And so, transition to sa kanya. And nakita ko talaga, no, napaka-relevant nito sa inyo din. Because you are in the business of mentoring business people and those who are not in the business world, you are introducing to them opportunities from the many businesses online. And this is very important sa inyo. No? So, actually, when we say empowering his servants, okay, nasabi ko na last time sa passing on the baton, yung LEAD na yon, kailangan talaga mapasa yung leadership. And palagi yan, hindi lang yan once in a
in a lifetime. Palagi, may mga taong under us. God is giving us people to train. And so we are passing on what we received from the Lord. And when we talk about leadership, it's not just leadership on top. You are at the bottom as well. Diba? You will be the last when you are a leader. You're not. If you want to be on top, you will be at the bottom. If you want to be the first, you will be at the last. No? If you want to lead, you must serve. That's why this time, God empowers His servants. God will empower His servants. At kayo, bilang mga lingkod ng Diyos through business, you are empowered by God to pass on the leadership to the next generations. Okay? So, last time, no, sa passing of the baton, passing on the baton of leadership, ang acronym natin, LEAD. L-E-A-D. This time, sa gabing ito, B-E-S-T. So, paano maging best servant, no? But before that, let's go on the Word of God, no? Paki-post muna, and I will also lead you in a prayer, short prayer. Let's pray. Oh God, thank you so much for speaking through me. And I believe your word will flow to us and through us. We'll be able to share the word of God, your word to other people, lalo na Panginoon, to people you have entrusted in our lives so that we can train them to be servant leaders. Bless our conversation, our study of your word. In Jesus' name, amen. So sa lahat na nasa FB Live, napakaganda nitong ating lesson. Okay, let's go to the verse. This is about Elijah, Prophet Elijah, and his successor, Prophet Elisha. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, wow, ay, mamamatay. I mean, sabi nga nila, hindi siya mamamatay. Mapopromote siya sa heaven through a whirlwind. Gusto niyo yun? Kaso, minsan lang binibigay ni Lord na privilege yun, ha? Hindi lahat ng tao ang promotion whirlwind. Iba, they will die with a sickness, die in a tragedy, die in a crime. You don't know what will be the end of your life. But this is Elijah's life. There are just few people na hindi nakatikim ng death sa Bible. Alam niyo ba yan? If I'm not mistaken, Enoch walked with God. Si Enoch, naglakad lang kasama si Lord papunta sa glory. Ito si Elijah, ganun din, in a whirlwind. Mamaya, napakaganda pa ng detail, paano siya kinuha ni Lord. And meron pang isa na hindi nakita ng lahat paano namatay. Si Moses. Pumunta lang siya doon sa Mount Nebo. If I'm not wrong, Nebo. N-E-B-O. Hindi nakita ang kanyang remains. So ito yung mga taong, konti lang sila, no, nang binigyan ng opportunity ni Lord na hindi sila mamamatay sa bangungot, sa cardiac, no? Ang galing, no? Yung iba nga, no? Nagpipray, Lord, kung mamatay man ako, sana yung ano lang, yung hindi na ako nakagising. You cannot do that, no? God will decide how we will finish the race on earth. But anyway, napaka-exciting. Elijah will be taken to heaven in a whirlwind. Ipo-ipo. Okay. Now, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." Okay. Naalala nyo, itong si Elijah, dependent lang siya kung ano yung instruction ni God sa kanya palagi. Na? And this time, he received a message from the Lord, "Go to Bethel." At sabi nga, tinitest niya yung si Elisha ng kanyang mentor, mini-mentor. Pwede ba dito ka lang? Kasi pupunta ako sa Bethel. Elisha said, "As surely as the Lord lives, as you live, I will not leave you." Bakit? Alam din kasi ni Elisha na maya-maya kukunin na si Elijah. So he's not leaving his mentor.
Ano, hindi ko iiwan yung side mo. Parang ano ba? Alam ko, mamamatay ka na mamaya. Or akala, hindi nga kasi actually ma-imagine paano kukunin ni Lord si Elijah. Kaya hindi nga tinatantanan. Parang ano to eh, example, sino ba ang naka-experience niyo sa to be in the bedside of a family member na sick? The deathbed. I have experienced it. Yes, no? So nakaka-relate tayo. Yung tipong ayaw mong umalis sa tabi. Dahil alam mo, anytime, aalis na to. Mga ganun, kukunin na ni Lord. So ganun din yung feeling ni Elisha. Kaso, ang problema niya, hindi niya alam paano siya kukunin ni Lord. Wala siyang clue. Ang alam niya lang, anytime, God will take my mentor. God will take this disciple na nagdi-disciple sa akin. So sabi niya, as surely as the Lord lives. Sa Pilipino, paano to? Promise, hindi ako alis sa tabi mo. Kahit ano pa sabi mo. And the company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" Alam mo ba, kukunin na sa'yo ang master mo? Alam mo ba na ngayong araw na ito, kukunin na ang mentor mo sa'yo, sa buhay mo? Di ba masakit yun? Di ba masakit yun? The person you look up to, tapos sasabihin ka ngayon, kukunin ko na to today. Alam ng even ng mga tao na si Elijah that day will be taken up ng Diyos na. Noon pa yan, may marites na. Mabilis pa sa Facebook. Alam nila na si Elijah kukunin na ng Diyos that day. Sabi niya, yes, I know. Huwag ka maingay. Medyo naiinis din siya na eh, si Elijah eh. Oo, alam ko, kukunin na rin yung mentor ko. Okay, from this point, no? Imagine the person you look up to. Imagine nyo, sino ang person na look up nyo ngayon? And sasabihin sa'yo, the Lord will take it today. At mismo yung mentor mo na yan or loved one mo na yan na close sa heart mo, nagsasabi na mismo, alam mo anak, malapit na akong kunin ni Lord. What will you feel? Di ba? What will you feel? A person who is dear to you, a person who has invested his life to you, what will you feel? Alam na ng lahat. Alam na ni Elijah. Alam na ni Elisha. Alam na rin ng mga prophets, ng mga iba pang propeta. Marami kasing prophets, ha? Hindi lang naman si Elijah at Elisha ang prophet. Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." Pagdating sa Bethel, sinabihan na naman si Elisha ni Elijah, "Dito ka lang, pupunta ako ng Jericho," sabi ni Lord. Sabi niya, "Ayoko nga. Promise, hindi ako aalis sa tabi mo." And so they went to Jericho together. At nandoon na naman ang company of prophets at Jericho. Sunod-sunuran para mga marites din. "Alam mo ba," sinabi nila, "nakukuni na ang iyong master sa iyo today?" Sabi niya, "Yes, I know. So be quiet. Alam ko na, huwag ka maingay." Naiinis na siya, no? Paulit-ulit din yung mga marites, no? Then Elijah said to him, third time, mga tlong beses, "Stay here, the Lord has sent me to the Jordan River." And he replied, "As surely as the Lord live, I will not leave you." So the two of them walk on to Jordan River. Next slide. So pangatlong beses, trinay ni Elijah, itest si Elisha. Nagets niya? Tinatry niya. Alam niyo naman, bilang mga mentor, ang mga kanilang mini-mentor, tinitest nila yan palagi. Yung mga nilulook up nyo na grand leaders, yung mga, tinitest nyo lang yan. Marami akong karanasan din na tinitest lang din ako ng mga mentors ko. When it comes to integrity, honesty, commitment, they will try if I'm really the person
na talagang pinapakita ko. I have a father-in-law. I want to share this. He's a church planter. For now, siguro mga 30 or 38 churches na yun na plant niya. Pera pa sa mga plant na churches na nawala. So, mga 38 churches. Alam niyo ba, ang father-in-law ko, tatay to ng asawa ko. At sila, minsan nakatanggap ng something sa ATM nila. Eh yung kanilang allowance ata, 10,000 lang. 10,000 lang. Natanggap nila malaki. Sa lahat ng mga church planters, siya lang nagsabi, sobra ata yung allowance na dumating sa ATM ko. Sabi nang nagpadala, sa lahat ng mga pastor, ikaw lang nagsabi nun. Sa'yo na yan. Sometimes we are being tested in our character kung paano tayo mag-handle ng success, mag-handle ng money when no one is looking around, who are we with, in our private moments. Those are the things that God, He really tests us if our character is true. Ano ba yan? That's part of mentoring. Minsan kasi yung iba pag successful na, nakikita rin yung totoong kulay. If they are really thankful to God, if they are really committed to God. So, alam nyo, most of the time, problems are not the test of life, but prosperity. Who are you when you are prospering in your life? It's not the problem that will be the acid test of our character. It's prosperity and success. Who are you when you are successful? Do you really honor God with your life? Do you really want to be serving God with your wealth? Or you're just self-centered and you're just, you don't even mind about God's will for your life. Okay? So 50 men from the company of the prophets went and stood at a distance. Talagang sikat kasi si Elijah. So nakikisyo so talaga sila kasi alam na nilang kukunin siya ni Lord. Ano kaya mangyayari kay Elijah? Parang ano no? Talagang curious na curious din sila. Then, tinitingnan din nila yung prophet na mini-mentor ni Elijah. Kasi, alam mo, sa dinami-dami ng prophet, bakit si Elijah pa? Sila siguro, nag-ano rin yan sila, no? Nag-long na sana ako rin, ma-mentor din ako ni Elijah. Pero, grabe, si Elijah talaga yung napili, no? So, tingnan natin anong mangyayari kaya, no? So, they are really looking at it, no? And facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan River, Elijah took his cloak, yung outer garments, and rolled it up and struck the water with it. Hinampas niya ng clothes niya, no? yung pang-outward na outside na outer clothes nila, tinatawag, or cloak. Ginanon niya, hinampas niya yung Jordan River at nahati from to the right and to the left ang tubig, and the two of them cross over on the dry ground. Wow! Kailan nga nangyari yung paghahati ng tubig? Nalala niyo? Kailan? During Exodus, Moses time. So this is after Moses dividing the water, meron pa nangyaring pangalawa nun. Jordan River naman. Ini-stop yung flow ng water. So, nagiging dry na sa kabila. Hindi siya dividing of water. Sa nangyari yon sa going to Jericho naman natin. So, during Moses time, twice. So, dividing of water and stopping the source of the water. And so, they walk on the dry ground. And kung di ako nagkakamali, ito na naman ulit na ulit. Third time, Elijah struck the water with his cloak or outer garment. And nahati naman ang tubig. Grabe, no? Grabe. Grabe, no? Nakita mo yung power ni God. Kaya ang title natin, no? God empowers His servant to do miraculous things. Ang daming miracles mangyayari if you are serving God. Alam niyo ba yon? If you are serving God, take note. Are you serving God? I'm not saying you go to a seminary and become a pastor. I'm not saying that. I'm saying in your God calling
in your God-given calling, in your career, in your course, or in your work, in your business? Are you serving God? Because there will be miracles if you are serving God. I assure you. May miracle naman kahit wala kang serving God. Yun lang, hindi mo alam. Hindi mo napapansin yun. Parang hindi masyado halata sa mata mo. But if you're serving God like Elijah, ang daming miracles nangyayari. Now, so they crossed the river. Sabi ni Elijah, anong gusto mong gawin ko sa'yo, Elisha? Bago ako kukunin ni Lord sa tabi mo. Ang galing, no? Parang meron kang mentor, alam niyang mawawala na siya, at sinasabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo before I will be out of this world? Before I will be promoted in heaven? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Alam mo, napakaganda ng sinabi ni Elisha. Gusto ko lang matanggap ang double portion of your anointing. Double portion of your anointing. Let me explain to you. Ano yung double portion of your spirit or double portion of your anointing? Ang double portion of blessing, binibigay lang ito sa unang anak ng isang tao. Now, kung panganay ka, matatanggap mo ang double portion of anointing, double portion of blessing kung firstborn child ka. Now, si Elisha, hindi naman siya anak ni Elijah, pero naging spiritual child siya ni Elijah because mini-mentor siya ni Elijah. Gets niya? So ito pala yung nangyayari. Kahit hindi mo kadugo ang isang tao, basta mini-mentor ka nun sa Panginoon, you will receive also the double portion of the Lord's blessing in your life if you become a spiritual disciple of that person in Jesus Christ. Do you want to receive that double portion of blessing or anointing or empowerment in your life? Then be willing to be discipled by someone in the Lord. It will not be given by anyone. It just flows from God to a disciple of Jesus Christ to a person who is being discipled in Jesus Christ. It's not, hindi mo kaya yon bilhin. Hindi mo mabibili yon ng pera. Binibigay ni Lord yon. Okay? Okay, ganun yung ano, ganun yung pamamaraan ni Lord to empower us. Okay? May sinabi si Elijah, you have asked a difficult thing. Mahirap yung hinihingi mo. Unang-una, hindi kita anak. Hindi naman kita anak, hindi kita firstborn, but sabi nila, yet, if you see me when I am taken from you, it will be yours. Natatanggap mo yun pag wala na ako. Pag kukunin na ako ni Lord sa tabi mo. Otherwise, it will not. But inassure siya, matatanggap mo ang hinihiling mong double portion of blessing, of anointing, of empowerment, of favor. Wow. Kasi noong unang panahon, hindi binibless yung pangalawang anak or bunso. Ang ibibless lang yung kuya. Kaya nang agaw yan si ano eh, si Jacob kay Esau eh. Alam mo yan? Twin sila, pero kuya si Esau. Yung nagkunwari siya, na siya si Esau, kasi malabo na mata ng tatay nila. Nandaya yan si Jacob, si Israel ang tawag sa kanya later. Jacob is cheater. Cheater ang meaning nun. Later, sabi ni God, I will change your name into Israel. Nandaya, hindi kasi siya yung firstborn. Inuwa niya yung blessing sa tatay niya. Grabe, no? Mga tao talaga, no? Atat na atat mabless. Minsan, gagawa pa ng kalukuhan. Hindi ganun, ha? Huwag ganun. Gusto mo mabless ka, ayusin mo. As they were walking along, ito na, and talking together, suddenly, a chariot of fire and horses of fire, chariot of fire, horses of fire, separated Elijah and Elisha. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Grabe! Imagine niyo, chariot of fire, tapos may horses din na on fire. Biglang, naglalakad silang dalawa,
biglang gumanon sa gitna nila at kinuha si Elijah, taken up to heaven in a whirlwind or ipo-ipo. Ano bang whirlwind sa Tagalog? Ipo-ipo? Tama? Okay. So, Elijah saw this and cried out, "My father, my father! The chariots and horsemen of Israel!" And Elijah, his father no more. Tinuring niya rin spiritual father si Elijah eh. "My father, my father!" Nabigla siya. Then he took hold of his garment and tore it into two. Sa sobrang pagluluksa niya sa pagkawala ng kanyang mentor sa Panginoon, pinunit niya ang kanyang damit. Ganun kasi sila pag nagluluksa noon, pinupunit nila yung kanilang damit. Next slide. Okay. This is the next slide. Siguro na. No? Okay, ito na yan. Elijah then picked up Elijah's cloak that had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan. So, nung kinuha kasi ng chariots of fire and horses of fire si Elijah, nahulog yung outer garment na yon, yung tela na yon kay Elijah. Yun yung hinihingi niyang ano eh, sign na, "Sana Lord, bigay mo naman sa akin, Elijah, bigay mo sa akin yung double portion of the blessing from the Lord." At yun na nga ang sign na, when the cloak is placed on you, at this time nahulog ang cloak sa kanya talaga. Parang, alam mo yun yung sinasabi nating divine promotion, hindi pinipilit. Talaga sa kanya napunta ang cloak. Maraming tao pinipilit eh. "Gusto ko na, ako na dapat yung ma-promote eh. Ako na dapat eh. Ako na dapat yung aangat eh. Gusto ko na eh, atat na ako." You know what? It does not happen like that. It's always divine promotion. Mas maganda yung divine promotion sa yung ikaw talaga yung gusto ko na. Mahirap yun, yung gusto mong i-bless ka pero ikaw yung kagagawan mo. Yung parang pilit. Huwag ganun. Wait for God's promotion, ha? Okay. Congratulations pala sa mga naka-reach ng 1 million dyan. Pa-burger naman kayo. Okay. He took the cloak that had fallen from Elijah and struck the water with it. Grabe, in-struck na rin yung water katulad ng ginawa ng mentor niya. Habang in-struck niya, parang may sinasabi pa siya eh, "Where now is the Lord, the God of Elijah? Sana ba ang Diyos?" Diba, minsan pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, yun din yung tanong natin, "Sana ba ang Diyos?" Ganun din, nagluluksa siya eh, nawalan siya ng mentor eh. "When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over the river." Nakita nyo, ang mentor, yung kaya niyang gawin in the power of God, pag ikaw yung na-mentor nun, mamaya-maya, ikaw din, when you do that in your life, God will enable you to do the things that your mentor did. And sometimes, greater pa. Yung mga miracles na nangyari sa mentor mo, sometimes, mangyari rin sa'yo, greater pa. Wait lang kayo. Hold on. Ang tagal ni Pastor. Inihimay-himay ko sa inyo. Ganun dapat. Okay. "The company of the prophets from Jericho who were watching said," yung mga osyosero, okay, mga prophets din ito, pero curious, tinitingnan nila talaga si Elijah. "The spirit of Elijah is resting on Elijah." Naramdaman nila yung empowerment ni God na punta na ngayon kay Elijah. "And they went to meet him." Kasi nakita nila na dividing yung water eh. Hindi nila kayang gawin yon. Nagawa ni Elijah yon dahil sa power, sa double portion of anointing na galing sa Diyos, pinasa kay Elijah, ngayon nasa kay Elijah na. "And they went to meet him and bowed down to the ground before him. Sabi niya, 'Look, we your servants have 50 able men.'" Marami kaming kasama, 50. "Let them go and look for your master." Ay, parang ano ba, gusto lang nila maibsan yung kalungkutan ni Elijah. Sabi nila, "Hahanapin namin yung master mo. Perhaps the spirit of the Lord has picked him up and set him down on some mountain or in some valley. Hahanapin namin." Sabi ni Elijah, "No, do not send them." Kasi alam ni Elijah, napunta na siya sa langit.
But ito, mga tigas ulo rin, mga nag-persist pa lang sila na nahiya na lang si Elijah. Sabi niya, oh, sige na nga, hanapin niyo kung mahanap niyo. So he said, sige, send them. And these 50 men who searched for 3 days, sabi nga ni Elijah, wag nang hanapin, di ba? Talaga hinanap nila. For 3 days, they did not find Elijah. When they returned to Elijah, who was staying in Jericho, sabi na lang ni Elijah, di ba sabi ko wag niyong hanapin? Tigas ng ulo niyo eh. Minsan may mga ginagawa tayo sa buhay na hindi naman sinasabi ni Lord gawin. Ginagawa talaga natin. At pagbibigyan tayo ni Lord, sige, gawin mo na gusto mo. Di ba? Last week, our title is Consult God. Sometimes, we read the Bible, kuno, we consult God, but tayo pa rin nasusunod. Sige na, gawin mo na. Sabi nga ni Elijah, wag na, di ba? Alam ni Elijah, napunta na sa langit. Tapos, hindi, hanapin namin. Nawa kami sa iyo eh. Nawalan ka ng mentor eh. Kasi, bahala kayo. Sige, hanapin nyo. 3 days nilang hinanap. Nakakatawa naman. Di ba? Nakakatawa. Sabi nga, wag hanapin eh. O, minsan, ano, tigas ulo natin eh. We don't consult God. And when we consult God, God says, don't do it. We do it anyway. Desperado eh. Minsan we are so desperate with our situation. We want to put things in our hands. Gusto ko na kasi. Gusto ko na kasi. And we take the wrong road. And we nalalaman na tayo ng mga earthly desires natin. Yung mga greed natin. Envy sa heart natin. Materialism, alam mo yan? Self-centeredness. Okay, what can we learn from here? Now, sabi ko kanina, ang title nito, God empowers His servants para ano? Number one. God empowers His servants. Okay, narinig nyo na to lahat, ng mga truth na to. Inuulit ko lang, paalala lang sa inyo, to become a channel of His anointing. Parang si Elijah. He's so anointed by God, but he's not so maramot na hindi niya i-release ang anointing sa kay Elijah. Now, di ba? God has blessed you. He wants you to be a channel of His blessing. He wants you to be a channel of His anointing. Huwag tayo maging maramot, selfish. Ako lang dapat feeling blessed. Ako lang dapat nabiblessed. Huwag ganun. That's why this spiritual gathering, I'm investing my life, I'm investing my time to you because I don't want that the anointing of God will not spread to others. And so, sana kayo rin. Ang response nyo, ayaw mong ma-bless na ikaw lang, sana invite others. Ha? If you really want to bless others, then invite your mentee. Kung mini-mentor mo sila, pakilala mo sila sa the best mentor. Sino yon? Si Jesus. Okay, become a channel of God's favor, of God's blessing, of God's truth. Baka they are so blinded by the lies of this world. Now, if you have money, you are powerful. That's a lie. Be a channel of God's truth. Only God can satisfy. Be a channel of God's comfort. Baka nahihirapan na yung taong yan. Be a channel of God's peace. Please, you are a servant of God. Pass on the blessing of God to others. Number two, empower others. Okay, I'll talk more about empowering others. Kasi mame-mention ko siya actually sa sermon ko bukas. Itong B-E-S-T. Diba? Be a channel. B. Ang next, E. Empower. Okay. Ano bang ibig sabihin ng empower others? To empower others, ito yan. Yung mini-mentor mo, dapat yung goal mo dyan, mas umangat pa siya kaysa sa'yo. Huwag kang malungkot kung ang mentor mo, mas umangat pa kaysa sa'yo. Please. Ganun talaga ang leadership. It's not about you. Alam nyo, ito, example lang to. I have trained people sa music. Isang example lang. Yung mga tinitrain ko sa lead guitar,
Ngayon, mas magaling pa sa akin mag-lead guitar. Yung ginaganon-ganon yung gitara. Sobrang galing pa sa akin. Ang layo. And I'm so blessed to see them. Ganon talaga sa mentoring. The people you mentor in the Lord will be better than you. Accept that. Do not be so insecure if the people you mentor are more influential than you. The responsibilities they have are more wider than you. Be thankful to God that you have been used by God to empower them. Ang dami kong na-train sa gitara. Sobrang mas magaling pa sa akin ngayon. Ganun ang mentoring. Ganun din sa business niyo. Kung mas yumaman pa siya sa iyo, don't be insecure. Ganun talaga ang leadership. Empowering others. Okay? Okay, become a channel, empower others. Next. BES. S tayo, S na tayo. God empowers us to serve with a servant's heart. Servant's heart. Tingnan niyo si Elisha. Ayaw niya tantanan si Elijah. Gusto niya i-serve si Elijah. Gusto niyang alalayan ang kanyang mentor. Ayaw niyang iwanan sa last moments of his life. He wants to serve the mentor na nagme-mentor sa kanya. Ganun dapat attitude natin, no? Sa mga taong nagme-mentor sa atin, sa business, sa spiritual life, huwag niyong tantanan yung side nila. Mamaya-maya, matatanggap mo yung anointing from the Lord. Maraming beses, to sa music pa rin yung example ko. Yung nagtitrain sa akin sa music, nasabihan na ako, umuwi ka na, wala kang chance. Sakit, di ba? Umuwi ka na, wala kang chance mag-improve sa music. But hindi ko tinantanan ang kanilang side until nakuha ko yung blessing sa Panginoon through music. Never ever leave the side of your mentors. Those who disciple you in the Lord, never leave them. Because God will use them to empower you, to pass on the double portion of anointing. Pag wala kang patience at umalis ka na, ayoko na, ang hirap ng pinapagawa nito, ang daming test sa akin, ayoko na, then you miss the double portion of anointing. Wala eh. Wala kang pasensya eh. Then you're not willing even to serve your mentors and the people you are mentoring in the Lord. You are to serve with the servant's heart. Ano ba yung servant's heart? Ito yung like Jesus, wala mang pumalakpak sa'yo, okay lang. You will serve people. Hindi ka man nare-recognize, sinasabihan na, thank you sa ginawa mo sa akin, ha? Still serve people with a servant's heart like Jesus. Because those people who serve behind the scenes, doing the ministry, even no one is clapping their hands, they will receive the most important word from their master Jesus Christ. Well done, my good and faithful servant. Enter heaven with me. Yung mga hindi nakakarinig ng thank you sa tao, huwag kang masaktan. Ang pinakamalagang marinig mo, hindi yung thank you. Yung sinasabi ni Jesus, well done, my good and faithful servant. Enter into the kingdom of God. Welcome ka dito. Maraming beses yung mga taong tinutulungan ko, itsapwera na ako. Tanggap ko yun. Mas gusto ko yun. Kasi maririnig ko yung word na well done, my good and faithful servant. Pag napalakpakan na kasi ako, wala na akong reward na matatanggap. Kasi natanggap ko na ang reward ko dito sa lupa. And that's palakpak ng tao. Ako, mas gusto ko pag hindi na ako tinank you. Kasi I will receive a blessing from the Lord. Last, number four, best niya, best ito ah, BEST. Number four, ito na yung lesson ko, pass on the baton of leadership. Turn over the leadership to the next generations. Don't be so selfish. If you're so successful now, then pass on the blessings and the opportunities God has given you. It's not meant for you. Lahat ng blessing na meron ka ngayon, it's not meant for you to enjoy alone.
once napapanisan ka na ng pagkain sa rep, dapat yun binigay yung dapat sa iba. Huwag mong i-hoard. Lahat ng hino-hoard mo, mawawala lang din. Turn over the leadership to the next generations. Anong ibig sabihin nito? Please introduce Jesus Christ to the next generations. Mentor people in the Lord. Na kahit sa kanilang business, they will honor God. Even in their success, they will honor God. Even with their wealth, they will honor God. Diba na sa Bible yun? Honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your bodies. Honor the Lord with your talents. Use it for the glory of God. And lastly, connected to sa number 4, yung sinasabi kong i-post mo. Yan. Ay, mamaya pa pala, after nito. Sinabi ni Paul kay Timothy, si Paul kasi, minentor niya rin si Pastor Timothy. Si Apostle Paul, mentor niya si Timothy. Sabi ni Pastor Paul, si Apostle Paul kay Timothy, the things you have heard from me, okay, ano bang the things na yan? The doctrine, the precepts, the admonitions, yung mga turo ko sa'yo, the ministry, yung kabuuan ng ministry ko, the things which you have heard from me, Timothy, teach it in the presence of many witnesses, entrust it to reliable people and faithful men who will also be capable and qualified to teach others. Now, 4 generations. Paul mentoring Timothy, and Paul is telling Timothy, Timothy, entrust the things you have learned from me to reliable people, reliable and faithful people who are able to teach others. Nakita nyo, 4 generation leadership, 4 generation disciple making. Ganun ang gusto ni Lord. Yung natanggap mo sa Diyos na leadership, yung si Jesus Christ na natanggap mo sa buhay mo, yung gospel. Ito yung pinakabuo nito, ah. This is about the gospel. Narinig mo na ang gospel, ang doctrine sa akin, ang word of God, ang ministry. Pinapasa ko yan sa iyo, Timothy. Ituro mo sa reliable and faithful people who are able to also teach others. 4 generation leadership, 4 generation disciple making movement. Actually, hindi lang naman yan hanggang 4. It will multiply to many, you know. And yun na nga, you need to turn over the leadership to the next generation. And this is the last. Paki-post na lang na kung okay lang yung about leadership. Listen, sinabi to ni Ken Blanchard, I don't know how to pronounce this. Listen, leadership is not about you. It's about investing in the growth of others. Keep empowering servant leaders in the Lord. And the more they soar high, more than you, be proud and be grateful to God. Don't be insecure. If those people whom you have invested your life and talents are more successful than you, praise the Lord. Huwag niyong pigilan, kasi those people whom we disciple in Jesus Christ will soar high in the power of the Lord Jesus Christ. They will accomplish greater things than us. That's reality. At kung actually, kung aaralin natin ang life ni Elijah and Elisha, mas marami pang miracles ginawa si Elisha. Okay, Elijah. Ganun talaga, okay? Don't be insecure, because leadership is not about you. It's about investing in the growth of others. So, be the best servant of the Lord. Become a channel. Empower others. Serve with a servant's heart. And turn over the leadership to the next generations. God bless you all. Ayun. Grabe. Thank you, Lord. Sino nakarelate? Lalo na yung mga leaders dyan, no? Ang ganda, no? Ang ganda nung ano natin, sharing for tonight. Talagang ano eh, sa pool, no? Yun, no? Nandito nga pala si, ano, Tel Geraldine. Ayan. Naka-off-cam lang kasi may sakit. Ang galing nung ano natin, abbreviation, no? From last time, lead. Then ngayon, best.
Saka ang ganda ng kwento ni na ano no, ni na Elijah. And yan na for 2 months, no? Yan ang pinag-aaralan natin at itinuturo sa atin ni Pastor. So, indeed, very grateful. So, ako, ang pinaka-takeaway ko is yung divine promotion. Sarap pakinggan, no? Divine promotion. Kumbaga, diyan ka talaga pinagpapala ni Lord, eh. Huwag ka talagang, ano, huwag ka ma-attat. Kailangan talaga, ano ka, eh. Kumbaga, pag para sa'yo, ibibigay na talaga yan, ano? And, yun nga yung isa ko rin tinuturo, eh, no? How can you know na hindi pa para sa iyo or nahihirapan ka sa isang bagay? Ibig sabihin mali ang paggamit mo, no? Parang ano, money, mali ang paggamit mo. Kaya nahihirapan ka ngayon, 'di ba? Tapos kapag ano naman, maluwag at tagana ka, ibig sabihin tama ang paggamit mo, 'di ba? So number one, become a channel of His anointing. Gusto ko 'yun. And isa pa yung ano, empowering others. At mas magaling sa'yo yung mentee mo, dapat pinagpapasalamat mo yun, no? Hindi yun ikina-insecure. Kaya dun sa mga hindi pa naiintindihan, ano, akala kasi minsan ano eh, inaaway natin yung mga mentee natin. Pero we're not here to, alam mo yun, para awayin ka. Nandito kami para iangat ka, no? Kasi yan din ang turo sa amin ni coach, na hindi ka para i-push. Hindi lang para i-push lang. Kasi ang true leader, nandyan yun para iangat ka talaga. No? And, sino bang mas magiging masaya kapag umangat ka at nakikita ka na rin namin dun? Well, syempre, walang iba kundi kami din. No? We're very happy to see you there. No? And achieve your milestones and achieve your success. No? Ayan. So, yun muna para sa akin. Baka ma-take away ko lahat eh. Sino pa? Sino pa gusto mag-share? Oh, Jer. Alright. Yan, magandang gabi ulit. Ako'y relate na relate dito kasi unang-una, of course, gusto kong magpasalamat kasi nakilala ko itong through this business, no? Nakilala ko si Pastor Ralph, no? So, ang dami niyang sinasabi na minsan natatawa ko kasi parang dumaan yun sa buhay ko, pero wala lang. Wala lang, no? So, hindi ko naman talaga alam. Ang isang masakit lang doon, hindi ako nagsaliksik dati. Okay. Ngayon, nire-relate ko yung ano, yung it's all about mentoring. Kasi sa corporate world, kung saan ginugol ko yung maraming taon ng buhay ko, ang sinasabi doon is, well, naririnig ko na yung mentoring doon. In fact, nag-mentor din ako ng mga bata na mga bagito, mga bagong pasok. Pero marami akong mga nakilala na nag-mentor pero hindi nila ibinibigay yung buo na nalalaman nila doon sa mga mentee nila. So ang sarap pakinggan dito kay sa ating Diyos, para lalong-lalo dito sa kwento ni Elijah, na yung mentoring pala is hindi ganun. Kung ano yung tinanggap mo, dapat yun din yung ibibigay mo. At ang pinakamaganda nun is kapag ka mas magaling pa yung mentee mo, is dapat kailangan tuwang-tuwa ka. Hindi yung katulad ng sinabi ko kanina sa corporate world, ayaw nila yun eh, na mas magaling yung mentee kesa sa mentor. Hindi naman siguro lahat, hindi ko naman nilalaman. Pero itong nadinig natin ngayon is a proof na kapag nasa Diyos ka, nasa side ka ng Panginoon, is napakagandang buhay. Yun lang po. Ayun, maraming salamat. Ano? Thank you. Ano yan eh? Sad reality natin. No? Kasi survival lang iniisip before the Lord. Kaya hindi tinuturo lahat kasi mapapalitan sila. No? Ayun. Yes. Pero
Ang ganda talaga ng lesson. Kasi, kumbaga, matatawag mo talaga dyan, Elijah's Ascension. Ayan, no? Kasi, parang, gagraduate na kasi siya. Kasi nga, naipasa niya na. No? Well, dapat talaga, ano, kapag siguro nandun ka na sa phase na yun, you really need to accept the fact na your time has come and fulfilling kasi you've done your purpose. No? Kasi, tama eh, na parang this is the true value of mentoring na minsan or kadalasan hindi naiintindihan ng iba eh. No? Yung ginagawa mo yun, dahil nagpapabayad ka eh. Di ba yung mga ganun? Kumbaga minsan hindi yan maintindihan ng iba. Like, kami, tayo. No? Kumbaga, why we're doing it as an act of service kung tutuusin sa labas, talagang binabayaran ng oras mo sa mga gantong ano, speaking engagement. Pero why we're giving it for free? Kasi tinanggap ko rin na libre. No? And you should pass it on. Diba? So, yun lang naman. Ayan. O, sino pa? Sino pa gusto mag-share? Si Tel Gerald din ata gusto mag-share kahit nakahiga. Hello po. Yan. Ayan. Hinuhuli ako ni Tel Lawrence. Hindi, joke lang. Hindi, ayan. Ako naman po, actually, yan yung last time na parang napag-usapan din namin ni Pastor. Tsaka yung palagi kong nilalagay sa isip ko. Na yun nga, na yung tinuro ni Pastor na sa BEST na yun sa dulo talaga eh, kailangan meron pang mapagta-transferan talaga ng success mo, hindi lang sa'yo, and hindi mo siya titignan na ikaw lang talaga dapat lagi yung magaling. Of course, dapat lahat to i-alay natin kay Lord kasi siya talaga yung nagbigay nun. Hindi talaga yan pansarili lang. Hindi ikaw yung gumawa niyan lahat. And share mo yung blessing sa iba na na-receive mo. So, lahat po ng sinabi ni Pastor kanina, parang sabi ko, ouch, 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 ouch. Parang lalo na yung kinukwento niya na yung ano, yung umpisa. So, yun lang naman po. Again, always po na blessing talaga yung ano, pagkakakilala ko kay Pastor. Alam niya yan. Yun po. And syempre, thank you sa ano, kay T.L. Lawrence na actually nasabi ko to sa kanya last time eh, na super kailangan ko to. Thank you po. Ayun, thank you, Pastor. Maraming salamat, Jill Geraldine. Ayun, o, diba? Tama eh. Kaya, I'm really happy and proud, no? Ayan, kinongratulate nga anina ni Pastor, no? For the three. Ayan, meron akong tatlong, ano, millionaires din under my team. So, yun talaga yun eh. Pass it on. And at the same time, gusto ko lang din ulitin, no? Yung sinabi ni Pastor na, if we're truly doing this, no? Dapat yung mga mentees nyo nandito na din. No? Kumbaga, be that channel, no? Not just a source ng wisdom ni Lord, but also, no, na tama eh, baka may pinagdadaanan din sila ngayon na hindi lang nila nasasabi, no, or alam mo yun, they're confused right now and they really need this, no, so yun, ayan. Meron pa ba? May gusto pa mag-share? Meron pa? Ayan, wala na. Alright, so thank you so much, Pastor. Ayan, back to you po. Okay, so praise the Lord sa mga sa paggamit niya sa akin sa inyong lahat. Okay? Yan nga, we're just channels of God's wisdom, of God's truth, of God's blessings, of God's instruction. And so, let's keep doing that. Maging channel tayo, maging pagpapala pa tayo sa marami. And napakaganda kasi online naman. We are never hampered or hindered to share the gospel, no? Naka-FB Live pa. Wow. The Word of God is just spreading and it's unstoppable. And when people encounter God Himself, not just the Word, because the Word Himself is all, actually Jesus Christ is the Word, no? So when you read the Word, when you hear the Word, you're not just learning an idea. You are encountering Jesus Christ Himself. That's why your life is transformed when you hear
the Word of God. So continue to share the Word of God, because the Word is not an idea. The Word is a person. His name is Jesus Christ. He's the way, He's the truth, He's the life. So let's pray. Panginoon, thank you for we have received your word tonight. You empower us to be your servants. You empower us to be a channel to others, a channel of your empowerment and anointing, a channel of your wisdom. You empower us to also empower others. And also, you empower us to serve with a servant's heart. Na kahit hindi mapansin, kahit hindi mapalakpakan, sige lang, ayos lang. This is for the glory of Jesus Christ, the one who called us to serve. And lastly, you empower us to turn over, to pass on the baton of leadership to many others. And so that they too will encounter Jesus Christ, will experience the saving grace of Jesus Christ, will have eternal life in Jesus Christ, and will be freed from all that makes their lives miserable, because the truth will set them free. And that truth is Jesus Christ. Now, may the blessing of the Father, the love of the Father be upon you all, to your families and your businesses. May the grace of Jesus Christ envelope you, embrace you. To those who are listening, who are really struggling right now, the grace of Jesus Christ embrace you. Jesus Himself embrace you. And the Holy Spirit bring peace in your life, bring healing in your life, bring anointing and empowerment to your life, and make you a channel of His wisdom, of His blessing to many others, a channel of His forgiveness, a channel of His love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord. Grabe. Ayan. So, picture tayo. Picture. Ayan. Ready. 1, 2, 3. Alright. Thank you so much. Ayan. Para doon sa mga nasa live, no, pwede nyo pong i-offer yung tithes, thanksgiving, and love offerings niya. Ayan. Thank you, Pastor. Welcome, everyone. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Bye. God bless you all. God bless po. God bless you po. Get well po, GL Geraldine. Get well too po. Thank you. See you bukas. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye po.